nakanok ng putok. Magandang madaling araw sa inyo lahat ng putok na balita sa inyo. Putok na balita sa akin. Well, pag-uusapan lang naman natin ang mga request video ng mga subscriber natin or followers natin sa Facebook page natin. So bago ang lahat, don't forget to follow my Facebook page, Noknok Paputok. At syempre, mag-subscribe na rin muna kayo sa YouTube channel ko. Well, road to 30k subscriber na tayo. By the way, ito mga napili ko, iisa-isahin natin. So ito ay request ni... Sino nag-request na ito? Ayan, si Charles Esteban Vergara. Ayan, shoutout sa'yo. Sir, ang sabi niya dito sa akin ay... Kuya Nok, baka mapagbigyan mo i-review tong Boy Tigas by Apollo 1 champion siya sa Rap Olympic. Ayan, 2021. Uy! Ito nga yun. Kaya natin. Siyempre, dahil request mo to, Charles Esteban Vergara, pagbibigyan kita. Marami pa ditong request, so pagbibigyan natin yan. Tulong-tulong lang tayo. Send nyo lang sa akin yung mga gusto nyo ipa-review or ipa-react na mga video. But this time, subukan natin panoorin to. Dahil alam nyo, kumbachin na pili ko din dito. Kasi Boy Tigas yung title, pero yung picture or thumbnail ay piningot ng asawa na may walis pa ata to. Siyempre, support natin yan. Mga subscriber and followers natin na nagtitiwala sa akin, di ba? Actually, may magsusunod pa. Sophomore, ayan, positibo, tsaka yung alyansa, maganda rin yun eh. Napakinggan ko na yung alyansa. Pero ito ha, panoorin natin ha. Okay, hindi ko pa napapanood tong Boy Tigas, pero nahook lang ako or nadala ako dun sa ano niya, thumbnail niya. Hindi ko alam kung clickbait, pero malalaman natin yun. Okay, simulan natin ito. Let's go. Oy, Apollo 1 TV. Ayan. So, itong kantang ito ay hango po sa totoong buhay. Tigasin sa labas ng bahay. Pero, tigaluto, tigahugas, tigalinis ng bahay, tigapamalengke. In short, Boy Tigas, takot sa asawa. Ayan. Si starring Raul Loco, si Kuya Loco, as Boy Tigas. Ayan, syempre. Mia F. Abaca, ayan, si Mamiya, as wife of Boy Tigas. Extra, ayan, Jaelas, Randolph, J Target, at syempre, big produced by Shobaldi. Wow! Damn! What? Kaya Shobaldi. Ayan, si Kuya Shobaldi, medyo nagtatampo ako dito. Bakit? Kasi ang papa ko, kanina, habang nilalakad ako sa business ko, si papa, pinapanood si Kuya Shobaldi. Kaya sabi ko, may upload ako, papa. Ayaw mong panoorin, ha? So, pakita ko lang din muna para at least magka-idea kayo bakit ako, or bakit ko nasasabi to. Ito yung nangyari kanina. Yo, check mga kanok ng papatok. Teka lang ha. Ito, may napansin lang ako. Bakit? Alam nyo, si Papa, sino-sino ang sinusuportahan na reactionist? Reactionist ako. Tingnan natin ha. Ayun o. Shobaldi yan ha. Ba't hindi ako pinapanood mo? Titingnan ko muna na bago yung sa inyo. Iba-iba sinusuportahan mo, ha? Dapat Noknok Paputok lang. Sino number one? Noknok Paputok, Shobaldi? Noknok Paputok. Ayan, oy, subscribe kayo kay Kuya Shobaldi. Oh. Isang reactionist din. Sana makakulab ko si Kuya Shobaldi sa isang track. Ingat ka palagi. Tuloy lang, Kuya Shobaldi. God bless. And isa sa mga legendary sa rap music industry. Peace, Noknok Paputok. Yo, mga paputok. Kaya ako'y nagtatampo dyan kay Shobaldi or kay Kuya Shobaldi. Kasi... si Kuya Shobaldi pinapanood ni Papa. Kaya sabi ko, may upload ako. Ako muna panoorin mo. Sabi ni Papa. Yun nga. So, hindi natin mapipilit kasi may mga tao talaga na, alam mo yun, mahilig manood ng reaction video. And syempre, reactionist ako. So, si Papa, mahilig din manood ng mga reactionist na sinusuportahan niya rin. Okay? So, yun. Recorded at Vanita Underground Production. Video edit directed by Charles Stefan Vergara. Oh, siya pala! Go pala, direct eh. Direct ka pala. Sir, thank you sa pagkakataong to ha. 7 films. Ayan. Lugalo Record, syempre. Balita Underground Production. Sige, tingnan natin. Subscribe ako dyan mamaya pagkatapos nito. Okay, game tayo. Kaba yata intro ko. Hoy, mister! Anong ginagawa mo?
Eh, yung pala yung nag-i-imagination lang pala si Kuya. So kung ganun yung mangyayari, okay, so mukhang kabaligtaran. Yun yung naiisip niya na what if kaya ganito yung nangyayari. Chill lang siya, tapos yun, si Ma'am yung nagwawalis. Alam mo, pero I think si Kuya ang magtutuloy ng mga trabaho dito sa realidad ng mundo, okay? So hindi naman lahat ng ano, ng mga nag-aasawa ganyan ang na-encounter. Pero eto nga ay base lang sa totoong buhay na may ganitong sitwasyon. Ha? Nahaba pala, 6 minutes! Ano na gagawin? Kung ikaw naman magbulis ka, maglilis ka. Ako na nga nag-aasikas sa mga bata eh. Ayun, nakita mo yung labahan. Maglaba ka. Ano? Pambira naman. Ang ganda-ganda na nung naiisip. At sumasagot-sagot ka pa ngayon. Tayo, tumayo ka dyan. Maglilis ka. Ayan. Shout out kay Direk. Sabi mo na. Direk Stefan Vergara. Pare, napaaway ako kanina. Ha? Anong nangyari? Limang katao, binugbog ko. Bilib na talaga ako sa'yo, pre. Iba ka talaga. Di ka asin ka talaga. Teka pare, asawa mo pa rin. Patay ka. Naku, patay tayo dyan. Balita. Okay, ito ha. Ito, totoo to. May mga gantong nangyayari. Lalo na kay, ano, kay Papa. Ayan. Si Papa kasi nung kasagsagan niya nung kabataan niya is more on tropa din siya. At the same time, ganto din si Mama. Kumbaga parang napapatalsik niya yung mga tropahan or nasusundo ni Mama si Papa sa inuman. So, ganto yung mangyayari doon. Kayyari to kung tutubusin. No, bakit? Eh, nagiinuman kayo eh. Puro tropa, tapos susunduin ka ng misis ko. Ako yung tipo na sa away, di umaatras. Sunit pamit sa iyo, nagkatapak at tigas. Simula nang makilala ka, lalo makasama ka. Ang dating tigas ay may kinakatakutan din pala. Minahal kita ng labis, pero yung palay mali. Takot ako na maagaw ka, kaya nagmadali. Eto ha, eto, may gantong istorya talaga. Alam mo yun, yung kung ano yung tapang mo sa labas, suntukan, ayun, gaya nga sinabi kanina dito ni Kuya. Pero pagdating naman sa asawa, baluktot. Ito naman para sa akin, hindi naman to ano, yung takot na takot. Kasi may mga tao talagang ganito na romo respeto sa asawa. Okay, respect sa akin yun, para sa akin. Pero syempre, depende pa rin sa mga taong titingin doon. Ulitin ko lang konti ha, para may sinasabi si Kuya dito. At tigas, simula nang makilala ka, lalo makasama ka. Ang dating tigas ay may kinakatakutan din pala. Alam mo yung ano, sa sobrang pagmamadali mo, sobrang mahal mo yung tao. So, alam mo yun, parang nagmadali ka sa sitwasyon. Tapos after nun, ganito yung naging resulta. Ito yung mga bagay na dapat inaaral din natin. No? Huwag tayo masyado magmadali sa mga buhay-buhay, lalo sa pag-aasawa natin. Kayo, mga bata pa kayo dyan. No? Pero ang point lang kasi dito, nakaka-encounter din ako ng mga tropahan na, alam mo yun, napasubo sa sitwasyon nang hindi pa namang handa. Oh, so, ganito yung possible na mangyari. Okay? Siguro wala namang problema kung mayaman, no, kahit anong edad dyan, baka matustusan naman yung pangangailangan. So, madali na yung lusutan. Kasi isa sa pinaka-problema sa Pinoy or sa Pilipinas, pera ang nagiging ugat ng pag-aaway ng mag-asawa. Kapag walang pera or hindi natutustusin yung mga pangangailangan, dun mas dumadaldal ang mga nanay. Tama ba? Ako nanay. Tiga linis pa ng bahay, naturingan ko tawagin padre di pamilya. Tiga pamalike, tiga alaga ng bata. Under kay commander, kusinero, kusinera. Under kay commander, labandero, labandera. Under kay commander, sa'yo ay di group ako. Under kay commander, sa bahay tigas ako. Under
kay Commander. Ayan, nakukonsider kasi na under kay Commander kapag ka yung sitwasyon is, alam mo yun, basta inuman, nayayakag ka. So, sa mga tropa, tinatawag yun na under kay Commander. O sabihin natin, kaunin. Minsan may toksin pa yan. Ayan na, si kaunin. Kumbaga pag nakita ka, kaunin, ibig sabihin, kaunin ka ng asawa. So, bawa, apelido mo, galang. Ako, galang. So, pwedeng tawagin nila akong kaunin. Siyempre, yun yung tukso or yung pang-inis ng mga tropa mo dahil kinakaun ka nga ng asawa. Okay? Ganda yung konsepto, ha? Tiga luto, tiga hugas, ako tatay, ako nanay, lapandero, tiga plancha, tiga linis pa ng bahay, naturingan kong tawagin, padre di pamilya, tiga pamalike, tiga alaga ng... Magamit ng ano yung duplicate, oh, ayan, oh. Ayos din, ha? Alam din talaga sila kuyo, oh. Ay, naturingan kong tawagin, padre di pamilya, tiga pamalike, tiga alaga ng bata, under kay commander, kusinero, kusinera, under kay commander, lapandero, lapandera, under kay commander, sa'yo ay tigrop ako, under kay commander, sa bahay tigas ako, di ko pinangarap at hindi ko... Di ko na masyadong hihimay yun, yung, alam mo yun, yung mga katulad ng hihimay ko. Bakit? Kasi, eto yung mga track na ipinararamdam na agad yung ano, yung punto per punto. Kasi may mga hinihimay tayo na kailangan pa natin i-explain. Pero eto yung tipo, papakinggan mo lang, makaka-relate ka na. Ayos ba yun? Bam! What? Kinusto na maging sunod-sunduran sa lahat ng gusto mo. Bawat kilos at galaw dumidipensa sa iyo. Kailangan pang ipaalam personal na lakad ko. Di na maganda o gaga kahit na maging kawawa. Madalas asa rin kung tawagin under desire. May lakad siya, may lakad. Pero dahil nga, kailangan alamin ng asawa kung saan ka pupunta kahit hindi na dapat ipagpaalam. Pero, yun, no choice siya. Uwi na lang, tulog na lang to. Gusto mong pumalak, kaso nga lang pagwala ka. Lumalabas ang tapang ko, tiklop kapag andyan ka. Ako na yata yung pinakamaras na lalaki. Tangas, tangas, tangas. Tangas ko kasi di ako makapang babae. Ikaw na yata yung... Ang malas ko kasi, hindi daw makapagbabae. O siya, maswerte na yon. Bakit? Kasi, ano mean, ganun mo kamahal yung taong pinakasalan mo. Paging kawawa, madalas asa rin kung tawagin under desire. Gusto kong pumalak, kaso nga lang pagwala ka. Lumalabas ang tapang ko, tiklop kapag andyan ka. Ako na yata yung pinakamalas na lalaki. Ang malas ko kasi di ako makapang babae. Ikaw na yata yung pinakaswerte na babae. Mahal kita kahit bunga na mo'y nakakarindi. Walang araw na hindi ka sa akin nagdala. Para kang hipopotamos na may dalawang biyak. Si ano, parang si... Ganda this mama eh. Talagang ano eh, alam mo yun, talagang kung iano si Papa. Talagang magtatalo yung dalawa. Pero hindi naman dumarating sa point na si Papa pumapatol kay Mama. Kasi nga, ganun kamahal ni Papa si Mama. Kaya kahit anong talak-talak ni Mama is wala namang physical ang nagaganap. Actually, si Mama pa nga yung malimit mga hampas ng katawan ni Papa eh. Or suntukin si Papa ng, alam mo yun, mga punch na pagmamahal. Naturay ng patre di pamilya ako ang halige. Hindi ko inakala na ito ang mangyayari. Tiga luto, tiga hugas, ako tatay, ako nanay, labandero, tiga lansya, tiga linis pa ng bahay. Naturay. Ito yung kinukwento sa akin ni, ano, ni Papa na nawalan siya ng mga kaibigan or nabawasan gawa nga ni Mama. Ganan si Mama nung araw. Ganan niya kamahal si Papa. Talagang sinusundo. Or kung may pupunta dito mga tropahan ni Papa sa bahay, talagang, oy kayo ah, kung hindi kayo gagawa ng matino, huwag niyo nang idamay ang asawa ko. Ganan yan eh, ganan si Mama eh. Alam mo, may anak to, tapos ayahagin niyo ng pag-iinom. Parang ganun yung nangyayari dun eh. So yun, nabawasan ng kaibigan si Papa. Eka, patay yata ako yung Mama dito. Pero alam ko, pabor si Papa dito sa content na to dahil nararalasan ni Papa to. Pero hindi naman to the point na si Mama yung ano, yung nagmumura. Hindi naman, talagang talak-talak lang. Hindi ko inakala na ito ang mangyayara. Tiga luto, tiga hugas, ako tatay, ako nanay, labandero, tiga plancha, tiga linis pa ng bahay na to. Wait lang. When it comes sa paglalaba or ugas. Ay, nag-ugas naman din pala si Papa. Kasi si Mama din naman mahilig maglinis eh. Hindi naman lahat inaasa kay Papa. Ringan kong tawagin, padre di pamilya. Tiga pamalike, tiga alaga ng bata. Under kay commander. Kusinero, kusinera, under kay commander. Labandera. Ang dami pang tattoo eh, no? Labandera, under kay commander. Sa'yo ay tiklop ako, under kay commander. Sa bahay, tigas ako. Tiga luto, tiga ugas, ako tatay, ako nanay. May katanong
katunog siya. May katunog siya yung parang ano, hindi naman idinidikit ko talaga. Kumbaga may katunog din naman talaga na yung Lord patawad. Yung bayuhan ng beat dito. Malay kay tiga ala ka ng bata. Under kay kumander. Kusinero, kusinero. Under kay kumander. Labandero, labandera. Under kay kumander. Sa'yo kay tiglop ako. Under kay kumander. Sa bahay tigas ako. Wala kong magawa kahit na nakakahiya. Pagkatango ko parang binahaya na dali pa eh. Yung babae dito si Nanay. Natalisod si Nanay. Bakwat lang ay. Dahan-dahan lang sa maglalakad. At ika'y natatapid. Itigas ako. Wala kong magawa kahit na nakakahiya. Pagkatango ko parang binahaya na nakakahiya. Tuloy. Sige aking ina na kakisisan. Pag sipoy tigasin sinundo na sa inuman. Patay na, lagot na, ano ang magandang rason? Katakot ako, isang katerpa na namang sermon. Leche ka, punyeta ka, visit ka. Walang ganun si mama, walang ganun mura-mura si mama. Pero yung iba, kaya di naman na ano to, siyempre may mga ganung babae or asawa na talagang kumakamura. Kasi dito naman sa amin, wala naman masyadong mura-mura dito. Andyan yung iba pa to sa iyong ang mga gamit. Andyan yung halos mapunit ang iyong bagong damit. Andyan yung kapag sumibing ka ay sobrang sungit. Kailangan yung suyukin para mawalang galit. Akala ko masarap ang buhay na may asawa. Mas masarap pala ang buhay na maging binata. Ibabalik ko lang ang dating panahon. Si Boy Tigas, hindi mo liniibig na taton. Hey! Tiga luto, tiga hukas. Ako tatay, ako nanay. Labandero, tiga bansya. Uy, ang hirap dito. Tingnan niyo yung sitwasyon na ganito. Alam niyo yung ano, naglalaba ka tapos nagiinuman sa tapat mo lang. Talagang inggitan to, kung tropa-tropaan to, inggitan to. Meron na, taki tayo dyan. Talagang ano eh, sila yung nagawa ng paraan sa, ang gagaling din yung ma-acting na to ah. Tiga linis man ang bahay na turingan ko. Patrick yung pamilya. Tiga pamanay kay tiga alaga ng bata. Under kay kumander. Kusinero, kusinera. Under kay kumander. Ay, patapos na. Labandero, labandera. Under kay kumander. Sa'yo ay tigrup ako. Under kay kumander. Sa bahay tigas ako. Tiga luto, tiga hugas. Ako tatay, ako nanay. Labandero, tiga plancha. Tiga linis man ang bahay. Naturingan kong tawagin. Patrick yung pamilya. Tiga pamanay kay tiga alaga ng bata. Under kay kumander. Kusinero, kusinera. Nanaginip na naman. Tiga hugas ako tatay, ako nanay. Labandero, tiga plancha, tiga linis man ang bahay. Naturingan kong tawagin patrick yung pamilya. Tiga pamanay kay tiga alaga ng bata. Under kay kumander. Kusinero, kusinera. Under kay kumander. Labandero, labandera. Under kay kumander. Sa'yo ay tigrup ako. Under kay kumander. Sa bahay tigas ako. Pa-pay-pay-pay, no? Actually, itong nangyayari dito, ah, kung titingnan natin yung isang side, maswerte ka na rin kasi may isa kang asawa na, ano yun, ito ah, yung good side lang, no? May isa kang asawa na inilalayo ka sa mga bagay na, alam mo yun, na maililigaw ka ng landas. Hindi ko naman sinasabing against ako sa inuman, pero dumarating kasi sa point na may mga taong nagiging abusado sa mga ganong sitwasyon. At the end of the day, yung mangyayari doon, yung future ng family mo, is mawawala ng saysay. So, dito kasi ah, parang ina-apply ko lang sa amin sa family namin. No? Ganun man ang nagawa ni Mama kay Papa. Eh, alam mo yun, walang dapat pagsisihan. Bakit? Kasi nagkaroon kami ng bahay, nagkaroon kami ng magandang resulta sa buhay. Pero hindi ko sinasabing mayaman kami. Kung ibig sabihin, kahit papano naman is nakaka-survive pa sa pang-araw-araw. At the same time, dito sa mapapansin mo dito ah, ito yung request din siguro ng mga ilang-ilang Dunggalo fans, no? Lalo tingit dito sa kumantang to kay Kuya Apollo. Eh, alam mo yun, may ganitong istorya talaga. Sa negative side naman, or mga, kung titingnan natin sa negative side, eh, ang sagwa rin tingnan na under ka ng asawa mo. Ganun, kung itrato ka na. Baka nga hindi na pagmamahal yun eh. Diba? Parang, alam mo yun, more on problema na lang din yun ibibigay ng misis. Okay? Depende sa tatanaw. Di pa ako pamilyado, pero nakakaranas na rin ako sa mga kapitbahay, sa mga ganyan, mga ganitong sitwasyon. At the same time, depende yan sa magiging resulta ng pangyayari. Kung ganito naman ang sitwasyon, pero for the good naman yung future, eh walang problema doon. Bakit? Kasi at the end of the day, ang makikinabang nun is yung pamilya mo, anak mo,
magiging abo mo. Parang makakasurvive naman kayo sa problema or buhay na meron kayo ngayon. Kung mahirap kayo, tapos ganun yung naging trato sa inyong misis mo. Pero yung misis mo madiscarded din naman, eh alam yun, okay lang yun. Para din naman sa pamilya mo yun eh. Yun lang naman! So yun, kung nagustuhan nyo yung paghihimay-himay ko dito ng konti lang kasi tamang pakinig lang tayo. Ito yung mga tipong Gregor ni Poison 13. Ganun yung papakinggan. Alam mo yun, no need to himay, talagang kwento lang. At the same time, real talk. Okay? At sa totoong buhay, kinuha. At yun lang, oh, shoutout out kay Direk, Charles, Stefan, Vergara, at kanina pa ba? Apollo 1, ayan, syempre. And kay Kuya Shobaldi, ayan, sa lahat ng nandito, ayan. Solid, solid, maraming salamat. So, dito ko na tinatapos ang aking vlog. At the same time, may mga susunod pang vlog. So, dahil resign na rin naman tayo, eh, araw-arawin na rin natin. Okay, kahit medyo mapuyat. Kasi, rarat-rat ulit ako sa business ko bukas or mamaya. Kasi, alam mo, 1:30 na ngayon. No? So, subukan natin upload to bukas na rin ng mga 8 AM. Premiere na lang natin. Okay? Once again, sa mga nagtatanong dyan, kung nag-enjoy kayo sa aking pag-iimay-imay, huwag nyo na kalimutan, i-click yung subscribe button at i-subscribe mo din si Kuya Apollo. Yan. Yan, road to 10K na si Kuya Apollo. At the same time, request lang kayo ng request. Okay? Once again, sa mga nagtatanong dyan, kung lagi yung makapag-vlog, hindi ko po magagawin dahil may trabaho po ako. Nga pala si Nok Nok Papatok na lagi nagsasabing, Tiger is weaker, kapayapaan, God bless the sun and pray for us. And one!